Okay. So, i-describe mo nga sa amin ang pamilya mo. Okay po. Yung pamilya po namin. Tingnan ko lang kung madidescribe mo pa yan ng galit. Ay, yung nanay! Siyempre, kalmado yan. Oo. Anong po kami magkakapatid? Tapos ako po yung bunso. Yung tatlo po namin magkakapatid, ay apat na pala. May isa sarili ng pamilya. Tapos kaming dalawa ng kuya ko na lang yung hindi pa nagkakapamilya. So, kami yung kumakayod sa pamilya para... Ganun talaga, no? Literal, kami yung kumakayod sa pamilya. Kasi may dance step niya yan, di ba? Ano yung kinakayod nyo para sa pamilya? Ganun yan. Ikaw na lang, ano yung kinayod mo kanina? Kasi gumanong ka, may kinakayod kay ano yun? Buko, nyog. Nyog. O melon, ano ba yan? Yung panghalo-halo. Yung kinayod mo? Pangkaskas sa halo. All of the above po. Talaga? Nagkakayod ka ng nyog? Oo po, sa probinsya namin sa Leyte. Saka melon, ganyan. Ay, hindi. Sarap sabi mo, melon? All of the above. Joke lang po yun. Hindi kita kabiruan, ha? Okay po. Oo, oh, yun naman! Kalmado kami, di ba? Sorry. Kalmado. Ano ka ba yan? Oo. Nakapirma ako sa kontrate. Pag Thursday, kalma ka, ha? Buti, Thursday ngayon. Kaya nga, eh. Bawi tayong Friday. Friday ka ganyan. Charot. Okay, so... Ano pa, kumakayod kayo ng kapatid mo para sa pamilya mo, ano pa? Tell us some more about your family, your parents. Opo. Tapos nung pre-COVID po kasi, nag-aaral pa ako nung wala pang trabaho. So, nung nag-COVID na talaga, talagang naghirap kami doon sa health, tsaka sa pangkain na yun, pang araw-araw. Tapos ano po, naiirita po ako pag talagang walang, siyempre nawawalan po ng mga event, nawawalan po ng mga pageant. So, kailangan ko po talagang kumita or maghanap ng ibang paraan para kumita ng pera. Pero nag-dance sports ka rin, di ba? Opo, pero nung time ng COVID po, wala po talagang racket. So, yun po, nagbalak po ako, nag-apply po ako randomly sa online ng mga BPO. Tapos, tinatawagan na po ako doon. Yun nga lang, hindi ako natanggap nung first kasi nalaman nila na yung barangay namin, isa sa, maraming cases ng COVID. Ah. So, nag-apply ako ng another po. Doon ako natanggap. Yung mga magulang mo, ano mga pangalan nila? Ano mga ginagawa nila? Kamusta sila sa inyo? Masaya ba yung bahay nyo? Oo naman po. Yung papa ko po, nasa bahay na kasi senior na po. Tapos mama ko, nasa bahay lang din. Kasi may bukol po siya sa paa. Hindi na po siya makapagtrabaho ng mamabigat, ganun. Tapos, yung bahay po namin kasi, minsan, kaming tatlo lang yung nasa bahay. Ako, mama ko, tsaka yung pamangkin kong bata. Kasi yung trabaho ko, work from home lang po ngayon, sa ngayon po. Pero later on, i-back to office na po kami. Masaya kayo sa bahay? Opo naman. Anong ginagawa niyo sa bahay para maging masaya kayo? Yung kada Sunday, nag-aano po kami, nag-barbecue. Tapos yung papa ko kasi mahilig sa mga sound system. So nagwiwindang po yung mga kapitbahay namin. Kasi alalakas ng mga music ng papa ko. Minsan nga nung nakaraan, napagalitan kami ng landlady kasi... Napakalakas po ng tugtog, tapos na yung manatutulog pa pala. Kada birthday din, talagang, so may natutulog pa, tapos malakas kayo magpo. So bastos yung pamilya. Tapos din yung binigyan ng barbecue. Walang konsiderasyon yung pamilya niyo. Meron naman po. Kasi boarding houses, alam mo may natutulog sa patugtog kayo. Malakas, nag-barbecue pa kayo, ha? Oo, nag-barbecue. At ang pinakabadrip dyan, nag-barbecue kayo pagkatapos mong magsampay. Ay, nako, didikit yung usok doon sa sampay. Nagsampay ka ng panty, tapos may nag-ihaw. Nako. Danggit pa yung inihaw. Kaya pagsuot mo, nagalit tuloy yung boyfriend mo. O, ba't ganyan? Ba't parang iba yung amoy? Ay, kasi may nagsampay. Ano ba mas mabaho? Yung usok ng barbecue, yung pagsisiga. Mas mabaho yung tunog ng speaker. Ay! No! Mas mabaho tunog ng speaker? Oo. Bakit? Di ko na rin alam. tapos yung usapan. Yung ganon. So, buti hindi kayo napapaaway kasi nagiging naglilumilika ng away minsan sa mga barangay yan eh. Okay. Yung nagkakabarangayan kasi dun sa pabidjoke, yung ingay ng kapitbahay, yung sumita, tapos nagalit yung sinita. Napabarangay po kami, birthday ng mama ko, kasi 9 na po yun eh. Tas, 9 ng gabi? Oo, 9 ng gabi. Tsaka masaya ka, napabarangay nanay mo. Ah. Hindi po. Kasi siguro mas masaya ka kung nakulong talaga siya. hindi po yung mama ko na barangay, ako po. Ay, ikaw? Oo, kasi sabi po ng... mama mo. Birthday po ng mama niya. Ko. Tapos, sabi po ng landlady, hanggang 10:30 lang kami. Inain pa yun. So, birit ng birit pa kami. Inagalit yung kapitbahay namin. Ano oras nagalit yung kapitbahay niyo? 19, oo. Dapat 10:30 siya nagalit. Gustong-gusto niya na ipapa-off yung music eh.
Mm-mm. Baka sobrang lakas kasi. Oo, kasi malalaki yung sound system ng papa ko. Yung pang disco talaga po. Ba't yung ginagawa yan? Kasi aminado siya eh. Alas 9 na, sound system. Tapos malakas talaga yung sound system. Tapos may natutulog. Kaya ang tanong ko, aware naman pala kasi siya. Ba't yung ginagawa yan? Hindi po. Yung rules po sa compound namin, hanggang hindi pa curfew. Compound pa pala, ha? Eh, talaga ka. Madami kayong maaapektuhan dito. So, aware ka doon sa compound kayo. Opo. May mga natutulog. Before naman po alas 9 na. Opo. Before po ng birthday na ang mama ko, talagang sinabihan na po namin yung mga kapitbahay. Oy, ganito, sa Sunday, mag-aano kami, ganyan, ganyan. Baka, alam na nila na may party. Oo, nagpaalam po kami. Yun nga lang, yung dumating na kapitbahay, wala po siya noon eh, nung nagpaalam kami. Tapos hindi niya alam na may birthday ng araw na yun. Kaya parang nagalit. Oo. Kaya parang siyang nagalit. Nagwindang talaga kung siya. Kung nagbigay kayo ng barbecue, hindi siya matutulog ng maaga. Kasi kakainin niya pa yun eh. So makakanta pa kayo. Binigyan namin sila. Binigyan namin. Tinanggap ilang pa nga piraso? Niya eh. Ano yun, kuya? Spaghetti tsaka dalawang lumpia. Asa yung barbecue? Sabi sa'yo eh. Di ba yun din yung topic natin kahapon? May lumpia talaga yan. Kaya lang, Brad, wala yung barbecue. Eh, kaya lang, baka puro carrots yung laman ng lumpia. Yun. Ay, kulay. Oo, minsan may pikon sa laman. Ito, puro carrots. So, sa susunod, pupunuin na lang, no? Pero hindi magalit. Eh, iba kasi kaya ganyan, gumagante. Kasi meron nag-birthday na nakaraan, maingay. At saka, yung iba nangiinis na din. Tapos, hinaan nyo kasi, bakit sila nung birthday nila? Hindi naman tayo nagsalita. Yung ganunan. Wala kang sagot. Natalemi bigla. Kumanti. Kumanti ata. De, pero tampulan kasi talaga yan ng ano eh. Pero meron simula namang yan. Ano yung... Wala silang pake kasi ganun na sila ka-close, di ba? Tapos lalo na kung kaya sila-sila rin ang magkainuman. Correct. Oo. Ang magre-react talaga dyan yung hindi nyo ka-close na kapitbahay. Yung kaaway yung kamag-anak. Yung hindi kasali sa inuman. Yung ganon. Kasi syempre, maaabala sila. Hindi sila kasama sa pabiging eh. Tapos sa barangay, anong nangyayari? Nag-apologize ka? Yun yung nangyari po. Oo, nag-apologize naman po ako. Tapos sana din naman po naman nag-apologize. Yung nangyari po sa last part, nagtawala na lang po kami. Kasi yun nga, part. May miscommunication nga po nangyari. Yun po. Di ba tinanong ilan ang score nyo noon nung bago magreklamo? Sa kanta? Hindi naman po. Hindi na umabot. Hindi naman po. Alam, nauunawaan ko yan kasi ganyan din kami. Hanggang ngayon. Ngayon nga, mas mahigpit na yung mga kapitbahay na. Oo. Pero di ba, at least maano. Papaalam lang eh. Tumawa lang si Kimchi, itinawag ako sa hubo. Ang lakas ang boss. Si Kimchi kasi lakas-lakas tumawa. Pag nagmamadjong nga kami, hindi namin mahalo yung madjong eh. Bakit? Maingay sa kapitbahay. Ginagano na lang ng mga pitch. Eh di ba binabagsak yun? O, minsan dalawang rounds lang tuloy kami. Sa tagal namin magbaliktad ng pitch. Di pwede yung mag-ingay. Kasi, pero masarap kasi mag-enjoy, pero syempre, kailangan natin i-consider din ang mga taong nakapaligid sa atin. Lalo na ako yung mga kapitbahay natin, may mga seniors. Oo, maaga silang matulog. Kasi nakakahiyaan kasi matanda na, maaga matulog. May sakit pa, hindi pwedeng maano. Kaya dapat iniisip din natin yun. Correct. Pero yung mga kapitbahay ko ngayon, mababait. Diba? Oo, mababait sila. Talaga? Bibigay sila ng ano, diba? Pagkain, pag may party, may birthday sa kanila. Diba? Parang hindi uso yun. Parang uso yan dun sa ano, no offense sa mga kapitbahay, mababait sila. Pero nung bagong lipat ako doon, nagpadala sila sa akin ng mga cookies, ayan, cakes, flowers. Parang wina-welcome ka. Oh, pero iba talaga dun sa kinalakihan ko, sa Tambunting, dun talaga yung pasahan ng plato. Yung talagang kakatukin ka, sabi, ay pinadadala po ni Aling Miding, ay anong meron, birthday po kasi ni Mang ano. Yung kahit hindi mo alam ang okasyon, padadalan ka talaga. Yes. Diba? Kaya yun yung isang bagay na mas gusto ko dun sa kinalakihan kong lugar. Kahit paya, kahit mahirap yung mga kapitbahay namin. Kaming lahat, kahit mahirap kami sa barangay, nagbibigayan talaga kami ng pagkain. Sa mga lugar na mayayaman, hindi yun uso. Upisahan mo. Ha? Ikaw upisahan muna magbigay. Baka pakagat ako sa aso. Ano uso doon sa inyo? Ay, hindi. Pero yung tinirahan kong subdivision, yung sa Green Meadows, sa kapitbahay ko doon, yung kapitbahay, yung sa tapat namin, nagpapadala kami talaga sa isa't isa. Yun yung naging kakos. Oo. Tapos, nung umalis na ako, nagpadala ng letter, sad daw yung anak niya kasi wala na, hindi na daw nila ako kapitbahay. Hello po sa inyo, namimiss ko po kayo. Eh, sino yung tumawag sa gwardiya?